Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Tuesday Edition. Yan, yung PSE natin, ha, medyo bumabangon, bumubuelo, humuhugot ng lakas. Silipin natin yan kasama yung Globe, Bloom, BSC, Ever at yung Converge. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, kung sakasakali po na kayo ay naligaw lang dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan tungkol sa stock market. Kinukwento natin dito yung mga Tito moves na na-discover natin sa 14 years ng pagte-trade natin. Yan ang sineshare natin. Kwento style, tambay style lang, kaya huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe button. Isama po ninyo yung all sa notification bell. Dahil tuwing umaga ng Lunes hanggang Biyernes, may PSE opening bell live tayo, 9:30 to 10:30 a.m. Pwede kayo magpasilip ng mga stocks na minamanok po ninyo, mga titos at titas. Yung like, pwede nyo pindutin. Yung skip ads, wag na wag nyo pong pindutin muna, ha. Panoorin nyo lang saglit yan pagka lumalabas. Pasok na natin yung market natin today. Up tayo ng 51 points, pero kanina medyo nasa paga 80 na yan eh. No, nung bandang closing, nagkabuhusan pa, kaya humuhugot pa ng lakas ang ating PSE. Pero maganda na to dahil 7,100 na nag-close ang ating index. Industrial and mining sector natin ang red, the rest are green. Ang value turnover natin 7.2 billion, so malaki na rin tong value turnover natin. And ang gainers natin 81, 104 ang ating mga losers, pero up ang market. So ibig sabihin ko, konti ang gainers, up ang market, mas maraming mga malalaki, mga big caps ang umakyat. Foreigners, lumabas, 177 million worth of shares ang binenta ng mga foreigners today. Silipin natin yung mga balita bago natin silipin ang chart. PH Manufacturing returning to life. Aba, nabuhay, ha? As economy further reopens, Manila, Philippines, the Philippines Purchasing Managers Index or yung PMI, which serves as a proxy for the manufacturing sector's growth or decline, climbed to a 7-month high of 51 in October as the economy further reopened. No, mga titos at titas. So good news ito. Nabuhay na nga yung manufacturing sector natin. Hopefully, magtuloy-tuloy na to. Kanina, COVID cases, no? Update lang, nasa 2,000 plus na lang ang COVID cases natin, mga titos at titas. Mukhang sasakto yung Okta. Saka lang yung mga prediction ng Okta. Pabasahin kaya natin ang chart. Ano kaya prediction ng Okta sa PSE natin? Kasi ang sa COVID, ang prediction nila, parang pagaw mga 1,000 na lang eh. By December eh. Ayos, yan. Next balita natin. Metro Manila office vacancy rate back to global financial crisis level. Uy! Manila, Philippines, the overall office vacancy in Metro Manila at the end of the third quarter stood 14.4%, approximating the vacancy rate level estimated in the fourth quarter of 2009. Widely considered as the bottom of the real estate market down cycle precipitated by the global financial crisis, as a leading property consulting firm said, mga titos at titas. Good news naman pala to. parang yung vacancy rate daw natin is katumbas nung global financial crisis level natin nung bago mag-rebound yung market. Kung lagi ho kayo nakatambay dito, naikwento ko naman sa inyo, 2009 March! Yan. Yung Marso ho, nagsimula yung rebound ng market natin. Pero syempre, yung data noon, yung mga previous reports noon, syempre yung previous quarter, mababa pa. So this could be a sign also na yun na, yung Nike recovery natin is doing well. Ito isang mga kailangan natin bantayan for me, no, itong real estate market, especially the office sector, considering, no, na galing tayo sa pandemic, yung lockdown, no, kasi baka alam ko sa Amerika daw more than half yata ng mga employees ayaw nang bumalik sa work dahil gusto nila work from home na lang, nagana naman daw, no. Doon siguro baka applicable dahil doon maganda ang internet connection nila.
dito sa atin, we will see. Titignan natin kung ano magiging lagay. Kasi probably, kung talagang makakurve na natin itong virus, baka yung economy natin bumalik na. Ang tanong na nga lang, magiging 100% ba tayo next year? Let's say first quarter or second quarter next year, babalik ba tayo 100% sa mga opisina? Or yung ibang mga companies na nakasurvive dun sa work from home setup ay itutuloy nila at least 20 or 30% ng workforce nila, reducing yung mga office space na kailangan nila. Yan ang mga aabangan natin in the coming days! Next balita natin, Mint, fintech firm behind GCash reaches double unicorn status. Mint, the financial technology firm behind the GCash payment platform, has obtained double unicorn status with 300 million fresh equity deal that jack up its valuation to over $2 billion, no? Cementing its status as the Philippines' only unicorn or startup valued for at least $1 billion. Yun. Aba, congratulations sa team ng Mint at ng GCash. Ito po ang sabi ng presidente ng Globe, no? Dahil ito yung mga nag-invest, eh. Sabi niya, we welcome Warburg Pincus, Insight Partners, and other investors into Mint. Their investment in Mint and GCash further validates, no, the strides the company has made in providing access to innovative financial services to more Filipinos and highlighting the Philippines to the global investor audience, no. So yung mga nag-invest dito, hindi mga basta-basta, ha. Mga imported dito, mga titos and titas, no. Kaya maganda rin, no. Ito yung nakikita natin na parang nagta-transition si Globe from telco to fin to a fintech play. So let's see kung ano yung magiging effect nito dun sa stock price ng Globe, ha. So ang ininvestan po is yung affiliate company, yung fintech company ng Globe, ha, mga titos at titas. Let's see. Silipin natin mamaya sa chart yan, nandito. Pasok muna natin, chart ng PSE. Ito yun, no? Yung like button, ipasok na rin po yung pagpindot. Yun, yan, yung like button. Ito po, mga titos at titas, ang PSE natin. O, bangat na tayo dun sa support level natin, mga titos at titas, ha? Pero, ito nga, medyo, kumbaga, nalalata pa. Hindi pa tinuluyan, no? Nag-attempt na tayo i-break yung red and yellow, pero sinalubong tayo ng bears sa bago mag-close yung market at binuhusan po ito. No, may expect natin in the coming days, magkakaroon ng konting labanan, no? Medyo pitikan ito, bulls and bears. Siguro mga dalawa, tatlong araw, makakakita tayo ng doji candle. And then finally, malalaman natin kung sino ang magwawagi. Baka pag malapit sa Friday siguro, no? Ano na pala tayo ngayon? It's already Tuesday, no? So makikita natin kung magwawagi ba ang bulls or yung bears. So syempre, pagka yung bears ang nagwagi, ibig sabihin tutulak na tayo papunta rito, touching yung blue line. Ito po, yan. Pagka bulls naman ang nagwagi, ay babalik naman tayo rito. Yan, sa above yellow and red. And we will continue to trend up, no? Pagka bumalik na ho tayo sa blue and red, ito tingin ko kaya na natin biyakin to. Especially mga titos and titas, mabibiyak natin tong recent high natin kung hindi na magko-cross tong yellow sa red, ha. So magandang subaybayan itong PSE natin this week. Ipasok natin itong Globe. Una natin, tama. Nauna nga itong Globe. So si Globe nag-a-attempt, no? Bumabalik po tayo doon sa yellow and red natin. Let's see in the coming days. Maganda rin yung galaw nitong si Globe, no? Talagang nagbigay ng pagkakataon para ma-digest yung kanilang ginagawa, no, mga titos and titas. So ito, so nagkaroon tayo ng yan. We will try to go back dito sa level na to, sa trend line na to. Let's see kung kaya natin bumalik diyan, dahil kung hindi, for me, crucial itong 50, ha. Pag ito ang 50 ang bumigay, medyo malalim yung kasunod. Yung green, nasa 2448, mga titos and titas. Yan po yung mga basic lang, ha, na support and resistances na hindi mo naman kailangan maging genius para maintindihan po yan. Dahil as long as malinaw ang iyong mata, o kahit malabo, basta may salamin ka at nakakakita ka ng mga guhit-guhit,
madali mo lang maiintindihan yan, mga titos at titas. Lalo na, no? Pagka napaliwanag po ng mamang ito. Yan. So, kung gusto mo matuto ng practical charting natin, yung ginagawa natin everyday dito, you can go to titovlogs.tv and scroll lang po yan. Go to practical charting. In-explain natin dyan yung ginagawa natin everyday. Mga 10 videos ho yan, ha? Kasi pati yung 4 na klase ng trader para ho alam ninyo. Diba? Kung long term ka ba? Paano ba bumili pag long term? Paano ba bumili pagka position trader ako? Paano ba bumili pagka short term lang ako? So, nandyan ho sa practical charting. Importante. Bukod kasi sa marunong kayong umispat ng tamang pagbili at tamang bibilhin. Importante, alam nyo rin kung paano kayo bibili. How to buy. No? So, download ho yan. Puntahan lang yan. You will get your access for 45 days and we will see you sa last Saturday of this month para sa ating live Q&A. Kakatapos lang ho noong Sabado. Ang daming mga nagpa-titovlog noong Sabado. So, we'll see you. So, for the meantime, habang inaantay yan, dahil tumatakbo na yung market natin, papunta na tayo ng December, punta na sa titovlogs.tv at i-add to cart na ang practical charting. Yun. Yan po si Globe. Si Bloom. Parang maganda yung performance ni Bloom ngayon. Ha? Nagbabalik na ba sa Soler ang mga tao? Ba? Aba, ayaw tumuloy. Ha? Nahihiya si Bloom. Atin. Subukan natin i-refresh. Ayun. Nawala ang internet ni Tito. Anyare. Silipin natin. Dito sa Vesta. Nawala internet natin. So si Bloom, silipin natin. Today po, ayun, tinuluyan yung breakout sa 200 moving average, no, si Bloomberry po, mga titos and titas. Up tayo ng solid green pa to, 8%. Breakout din tayo dito sa trend line na to. Actually, matagal ng breakout pala to. Halos talagang inantay na lang, nag-form na ng uptrend. And then finally, na-break natin yung 200 moving average. Babalikan pa ba natin yan? Wag na! Wag na, diretso na yan. Next resistance. Dito na tayo tumingin po. Itong area ho na yan, yung 8 pesos. Yan ay next possible resistance ni Bloom. Ito na ba ang itong area ho na yan. Ha? Ang magiging start ng casino play natin. Tignan natin kung magiging alpha ng casino play si Bloom. Magiging support natin yung 100 moving average. Pwede pa rin i-retest yan. Pero yung ating MACD, nakatungo paakyat eh. No? Paakyat pa rin. Walang, parang sinasabi niya, hindi ako lilingon. Hindi ako para ready to make up talaga yung MACD niya. Baka dito na tayo mauntog. Mag-o-ocho muna tayo before we correct. Yan po si Bloomberry. BSC. Ano ba nangyari dito kanina? Binomba rin ba to? Ayun, may konting bomba rin tayo nakita kay BSC. Ayun ano. Ito, I think na-explain ko sa inyo to eh. No? Downtrend kasi to, na-break natin. So, nag-form tayo ng konting uptrend kay BSC. Pero, inuntog tayo nito eh. 200 moving average. No? Pero ngayon, maganda yung bounce natin. Dito po sa kulay yellow line, yung EMA 13 natin. Yan. Maganda yung talbog natin. At ang maganda rito, bukod doon sa tumalbog siya, naka-form na tayo ng uptrend talaga kasi niretest natin yan. So, we're expecting, chart-wise ho ito ha, sa BSC, so pwede kang magganyan. Hanggang sa makayana natin na matawid itong kulay pink line. So, diniretso ko na yung pink. No? So, pwede magganyan-ganyan. So, another crucial, syempre, kung mabibreak yung pink, bomba tayo pataas, pero kung itong trend line na mabibreak, laglag tayo pababa. No? So, yan ho si BSC. Yung like button, yan ang pwedeng bombahin. Next natin, ever. Eh, ba't EB to ever?
Si Ever ba ay bino... Nako. Pwede W pattern to. Ah. Pero hindi ko lang alam kung may volume. Pero pwede, parang nagdo-double U. Eh, no? So parang double bottom. Double bottom pattern. Yan po yan. Tsaka itong bottom na to. Aha. Tas W yung binubuo. Let's see. Ang kung saka, pero teka muna ha. Ito kasing area po na to, nagiging resistance na itong blue line. Yung 50 moving average. So nauntog tayo, pababa ulit tayo. Teka muna, baka mamali tayo ng drawing eh. Kung dito ko i-connect yan. Yan. So posibleng ganyan ho yung ginagawa, no? Crucial ngayon dito kay Ever, mga titos at titas, itong area po na to, yung dati niya, recent low niya, yung sa double bottom na W, 29 area. Kasi kung mabreak yan, at mabreak itong 200 moving, bababa tayo kasi may downtrend tayo dito. No? May trendline tayong pababa dyan. Eh. So, di ko lang po alam kung may volume ito, kaya gustong ipaalala ni Tito. Programa po natin ay rated KKBB, kanya-kanyang bili at benta, hindi po yan financial advice. Ha? Converge na, pasok natin. Si Converge, ayun. Ito po, matagal na rin natin na-explain. Ano? Yung forma ni Converge nung nauntog dito sa 50, sabi ko hindi masyado maganda ho ito. Marami na tayong nakitang ganitong klase na chart na tumayog yung tuktok tapos nag-form na ng higher lows. Ha? Ayan yung high 1, ito yung high 2, ito na banda dito na yung high 3 natin, ha. So ang kailangan dito, saan tayo nasaan ang support natin? Meron tayong gap pala dito sa area po na yan, ha. May gap pala tayo dito. So kung talagang itutulak to pababa, doon na tayo sa gap magkikita. It will coincide dito sa 200 moving average. Itong magandang bantayan after, kung didiretso dito sa 200, kung gaano katibay yung saluhan dito sa 200 moving, marami na siguro nakaabang dito kasama yung gap. Maganda ho yan na gagawin for me, no, ni Converge. Kung yan ang tutulayin natin, yung 200 moving, let's say, gumanito tayo dyan. So, yan kasi uptrend pa rin, eh, no, dire-diretso yung uptrend. Tapos, pag bumaba tayo, itatouch lang natin, tapos magbabounce back tayo dito sa trendline. So, ito susundin natin. Medyo dahan-dahan na trendline. Let's see, no, mga titos and titas, ha? Dito sa Converge, kung ano ang magiging ugali niya in the coming days. Pero for the meantime, meron tayo na-encounter talaga na selling pressure or strong resistance dito po sa area ng EMA 13. Kita nyo, sa EMA 13 pa lang, oh, nauuntog na siya, no? Nahihirapan na umakyat. So, yan ho. Kung maintindihan mo lang yan sa practical charting, EMA 13, no? Yeah, that is your friend. Yan ang friend mo, yung EMA 13. Pati yung mga crossing-crossing. Tingnan nyo, nag-cross yung yellow sa red. Kita mo, bumagsak, no? So, bakit nangyayari yan? In-explain natin doon sa practical charting webinar natin. Kaya, punta na po doon. Yan. Kung gusto nyo pong matuto, mga titos at titas, about cryptocurrency, meron tayong kabilang tambayan, TitoVlogs Crypto Channel, ayan. At meron din tayong starter kit para sa mga bago sa stock market, nandiyan naman sa bandang taas. Magkita-kita tayo bukas sa PSE Opening Bell Live. As always, trade wisely. God bless you all. Bye.